Welcome to AppStrain and this is Adobe Illustrator Tutorial. This time, papakita ko po sa inyo yung simple technique kung paano gumawa ng text portrait effect dito sa Adobe Illustrator. So, gagawa po muna tayo ng Illustrator document. So, file, new. So, gagawin natin 8.5x11, short na lang. Click natin OK. Tapos, maglalagay po tayo ng background using the rectangle tool. So, create muna tayo ng shape. Then, gawin natin black yung kanyang fill. Then, none yung kanyang border. Okay, then, i-fit po natin dun sa ating document. So, click, drag, batake lang natin hanggang sa ma-fit natin siya. Then, gawin natin, lalock natin, object, lock, selection. Okay, para hindi siya magalaw-galaw, no? Next step na gagawin po natin, maglalagay tayo ng portrait. So, yung portrait na gagamitin natin, dapat PNG. Ano ibig sabihin? Walang background. Nilinis ko na to sa Photoshop yung sample na gagamitin natin, pero hindi masyadong malinis, ano? Ayan, ano? Okay, so for the sake ng tutorial na ito, ito muna yung gagamitin natin, ano? Okay, if you fit ko lang siya sa aking document, ayan. Okay. Yun. Pagkatapos, maglalagay ako ng text. So, kahit anong text, ano, ito yung sample text na gagamitin ko sa tutorial na ito. So, right click, copy. Then, gawa tayo ng text box dito sa Illustrator. So, click, drag using the type tool. Then, paste. Okay. So, mag-paste lang tayo marami. Maraming text, ano. Paste, Ctrl V. Hanggang sa mapuno natin yung ating text box. Ayan. Then, ilalagay natin, you know, if you fit natin siya dun sa ating portrait. Okay, yan na siya. So, nasa taas yung ating text, nasa behind niya naman yung ating portrait. Okay, ang gagawin natin, if you fit lang natin siyang ganyan. Tapos, pwede natin i-adjust, i-format natin yung text, ano. So, click, hold natin, Control A, select all yung text. Close up natin para makita natin, ano. So, if format natin siya, ang gagawin ko siya, babaan ko yung kanyang size, then center ko na. Yan. Babaan ko yung kanyang font size. Ayan. Then, kulang kasi siya, ano. Gagawin ko yung magpipaste ako. So, select all, copy. Control C, copy. Then, paste. Control V. Ayan. So, napuno ko na, ano. Ayan. Then, gusto ko pang i-adjust siya, ano, yung kanyang space between lines. So, select all, control A. Then, punta ka tayo sa character, space between lines, bawasan natin, ano. O, yun. Okay. So, ganun lang kasimple, ano. So, yung text at saka yung portrait, i-select natin. So, click using the direct selection, yung selection tool. Click, drag, para ma-select natin yung text at saka yung portrait. Then, right-click, make clipping mask. Then, yes lang natin. Wait lang natin habang pinaprasa. E, yun. So, ganun lang kadali, ano. So, andyan na, ano. Ayan. So, ang kagandahan kasi sa kay Illustrator, kahit na naka-mask na siya, pwede pa rin natin ma-edit yung format ng ating type. Okay, punta tayo sa type tool. So, click, drag. Pwede nating liitan pa ng konti. Gawin nating 9. Okay. Kasi pag mas maliit, mas detailed yung ating portrait. Tingnan natin, ano. Ayan. Ang ganda na, ano. So, yan na yung kanyang effect, ano. So, kagandahan dito, pwede nating i-blow up or i-resize yung ibang parts ng ating, for example, yung text na to, ano. Using the type tool, since may live ano siya, ano, editing, pwede nating, halimbawa, ito, yung lines na yan, gawin nating, for example, ay 18. Okay? Tapos dito na part, gawin nating, for example, ay 12. Next, dito ay ito ay gawin nating 24. Ayan, tinanan natin yung maging effect niya, ano. Gawin nating, for example, ay 24 din. Ayan. So, tinanan natin, ano. So, yan yung maging effect niya, ano. Ayun. So, ang ganda, no? So, meron siyang effect. Depende sa atin, ano, sa pag-combination lang ng text natin, ano, pag-format natin ng text doon sa kanyang iba pang mga effect. So, pero yung process ng text portrait effect ay ito yun sa Illustrator at pwede nyong gayahin, ano? Pwede nyong gayahin sa paggawa ng inyong mga project using this process. So, thank you for watching. Sana po makatulong po sa inyo yung tutorial na ito. And please don't forget to subscribe, like, and share, ano, doon sa ating channel, AppStrain. Maraming pong salamat.